susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Narito ang mga nagbabagang balita ngayon sa ikalawang araw ng taong 2017. Mga biktima ng gulo sa bisperas ng bagong taon, sunod-sunod na isinugod sa ospital. Quinto na Park dinayo na mga magkakamag-anak kasabay ng pagdiriwang ng bagong taon. Mga pasahero nagsibalikan na sa kani-kanilang probinsya. Eusebio Bulaong Terminal dinagsak. Exclusive, isang ina nagsilang ng New Year baby. At holiday season sa Jensen, generally peaceful ayon sa General Santos City Police Office. Mga kabrigada, araw ngayon ang Lunes, Enero 2, taong 2017. Isang oil price hike ang bubungad sa unang buwan ng taong 2017 kung saan naabot sa halos 60 sentimo kada litro ang taas sa presyo. Nauna na rito ang pagtaas rin ng presyo sa kada kilo ng LPG. Ibrigada mo Johanna Calendarino. Hindi raw magandang pambungad sa taong 2017 ang pagtaas presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon dito sa 52 anyos na tsuper na si Mang Juni. Magandang balita raw sana kung may pagbaba sa presyo. Pigado kayo po doon. Pigado ang panahon karon tapos taas pa ang presyo sa kuwan. Dapat kuwan lang hunta. Ubos-ubos kamay. Parang dili kayo malisdan ang tao ba? Ang iba naman, tanggap na ang pabago-bagong presyo ng petrolyo. Wala mong kunta mabuhat good kung gusto hindi nila masaka. Pero unta, kung mahimo lang, mubo unta ang presyo. Ayon sa Energy Sources, nasa 60 sentimo ang itataas na presyo ng kada litro ng diesel habang 70 sentimo naman sa gasolina at 55 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. Maaalalang kahapon, nagpatupad din ang oil price hike ang mga kumpanya sa kanilang produktong LPG o liquefied petroleum gas. Ang Petron, nagpatupad ng price hike na 4 na piso at 15 sentimo sa kada kilo ng gasol at Fiesta Gas o katumbas ito ng 45 piso at 65 sentimo sa kada 11 kilogramo ng LPG cylinder. Habang Extend Auto LPG, nagtaas din ng 2 piso at 32 sentimo na presyo sa kada kilo na katumbas ng 25 piso at 52 sentimo kada 11 kilogramo ng tangke sa LPG. Ito na ang ika-4 na sunod-sunod na linggo na nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo. Johanna Calendarino, Brigada News. Patuloy na nakakaranas ng masamang panahon ang malaking bahagi ng Eastern Mindanao dahil sa trough ng Low Pressure Area o LPA. Dalawang weather disturbance ang nakakaapekto sa ating bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao ang trough of Low Pressure Area kung saan magdadala ito ng mga pulupulong pag-ulan, habang nakakaapekto naman sa Luzon at Eastern Visayas ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Dito sa lungsod ng Jensen, patuloy pa rin mararanasan ang makulimlim na kalangitan na may panakanakang pag-ulan. Yung trough of Low Pressure Area, yun ang bigay sa atin ng mga maraming cloudiness at saka nabigay ng mga slight to moderate rain dito sa Soksarjen area at sa ibang lugar ng Mindanao.
ospital na sinalubong ng ilan nating mga kabrigada ang 2017. Karamihan dinala sa ospital mga biktima ng krimen bago pa man sinalubong ang bagong taon. Ibrigada mo Jessa Leduna. Sunod-sunod ang mga itinakbong biktima ng iba't ibang krimen sa Dr. George P. Royeca Hospital ng lungsod bisperas ng bagong taon. Gaya na lamang ni Oily Copada, 34 na taong gulang na ibinyahi pa mula maasim sa Rangani Province Municipal Hospital kung saan biktima umano ng pananaga. Naka-bandage na ang kaliwang kamay nito, gayon din ang likod. Nagtamo naman ng sugat sa noo ang lalaking biktima umano ng pangunguyog sa Sunrise Village, Barangay Lagaw na si Aladdin Famo. Pagka-drive ko matutin, nila ko kay ano sir? Nila ko kunalan. Sino kunal? Kunalan mo lang ba ito? Kwento naman ang kapitbahay ng biktima. Mismong si Aladdin raw ang nagsimula ng gulo. Paano kasi habang nagka-countdown, sobrang tuloy ng pagpapatakbo nito ng kanyang tricycle na ayon na rin lango sa inuming nakakalasing. Kamunti ka na raw mabangga ang mga batang nagtatalon-talon sa kanilang lugar, pati na ang kanyang anak. Kung kaya't kinuyog ng mga residente sa lugar si Famo at iginiit na tinuruan lamang nila ito ng leksyon. Ang bilis-bilis magpatakbo ng tricycle. Tapos sinasabihan sana kapag maraming bata huminto siya, kamapagandahan lang naman siya mag-ano. Hindi, parang siya naghahanap ng away. Yun ang sagot niya, bakit? Sa'yo ba itong dala nito? Binabayaran mo ba ito? Yun ang sabi niya. Di, ang nangyari sa bata, siguro puno na siya. Gayon din ang mga biktima ng aksidente sa kalsada. Kabilang sila sa mga pasyenteng sa ospital na sumalubong ng bagong taon. Karaniwang nakainom ng alak ang may kagagawan sa krimen o di kaya biktima ng isang insidente. Jessa Leduna, Brigada News. Ito pang pag-good vibes naman. Dobleng tuwa ang nadarama ng isang ina dito sa Jensen dahil kasabay ng pagsalubong ng bagong taon ang pagsilang din yan ng isang malusog na sanggol. Kung saan imputo alas 12 po ng hating gabi kasabay ng pagsalubong ng bagong taon ay nailuwal niya ang panganay ng pamilya. Ibrigada mo Jessa Leduna, exclusive. Habang ang iba busy sa paghahanda para sa medianoche dito sa Dr. George P. Royeca Hospital, nakapila ang mga babaeng manganganak. Abot hanggang tenga naman ang ngiti ng first time mom na si Marie Grace Hardin sa loob ng delivery room dahil sa halos isang taong paghihintay. Sa wakas, iniluwal nito ang malusog at cute na baby girl sa mismong bagong taon. Naglabor si Marie Grace alas 12 in punto ng hating gabi at papangalanan niya itong Precious Grace. Nakafeel niyo ate kasi, I'm your baby. Siyempre lucky, swerte masyado kasi naka New Year gid siya. Masaya. Masakit, super sakit, pero pag naglabas na, satisfaction naman, satisfying. Sa labas ng delivery room, di naman mapakali sa pagsilip sa kanyang mag-ina, si Mang Raymond, first-time dad, na masilayan ang kanyang anghel na talaga namang pinakamagandang aginaldong natanggap sa pagsalubong ng bagong taon. Noong unang beses mo nakita yung anak mo sa ano na film mo? Hindi masabi, ma'am. Sobrang galak. First time baby? Yes, ma'am. Ayon sa pamunuan ng ospital, itinuon nila ang mga anak si Aling Mary Grace sa pagsalubong ng bagong taon. Ngunit, di nila lubos akalain na habang nagka-countdown, abay, sumabay sa pagsalubong sa 2017 si Baby Precious Grace. Ang ginatiming na namo siya ganina. Kay ang ginder sa mo is full, almost fully. Tapos ka na, nagyayis akong kauban sa siya fully na. So, gamo siya ang gibutang diya sa DR table. Na yun, pag ay isa mo ang pusawang sa akong kauban, so, fully nagin siya si, Mrs. Ayaw sag utong, kay pabuto na to ang alas 12. Nakaano naman?
anak ano na gid siya. Pag ma'am na anak gid, Mrs. kadali lang ayo lang sa gutong siya. Ma'am kalibangon ako. Sige lang hulaton na do. So the timingan, pag countdown diha, sige Mrs. pag iri na Mrs. timing. Oh, 1 2 3 pag banat na siya gutong. Gutong na timingan siya perfect. Wow, very nice. Sa kanilang record, unang pagkakataon umanong may iniluwala sang gol alas 12 in punto ng hating gabi sa pagpapalit ng taon. Blessings kung ituring ang bata, gayon na rin sa ospital. Masaya talaga kami nga, ay nanganak siya ng 12 midnight. Parang blessing na din sa amin. Parang blessing na din sa ospital. Parang first time ata nga may nanganak na ganyan. I think, I want, hindi ko alam. Like 0-0? Oo. Kasi minsan 12 plus, 12 ganun. I think ngayon lang ata, first time. Oo. 12 midnight talaga. Tunay nga namang biyaya na may kapal ang bawat pagsilang ng buhay, ano man ang estado o problema. Ang bagong panganak na sanggol ay pagpapaalala ng buhay at pag-asa. Just sa Leduna, Brigada News. Alive na alive. And congratulations po. Ngunit, kung ipinagdiwang ng iba nating mga kabrigadang pagsalubong sa taong 2017 sa kani-kanilang mga bahay, may mga kabrigada naman tayong nagbagong taon sa ospital. Nagbabalik sa report si Jessely Duda. Nagliwanag ang kalangitan at napuno ng iba't ibang kulay at disenyo na mag-umpisa na ang fireworks sa pagsalubong ng taong 2017. Aliw na aliw naman sa panonood nito ang paslit na si Samantha Hope Morales. Kahit na nasa ospital at binabantayan ang inang may sore throat na naka-confined simula pa bisperas ng Pasko hanggang sa pagsalubong ng bagong taon. Sa bawat pagpapalit ng disenyo ng pailaw sa kalangitan, di nito mapigilang ituro. Nadalay ngiti sa kanyang labi. Di alintana ang sitwasyon. Ano nakita mo sa langit? Fireworks. Enjoy ka? Anong wish mo ngayong New Year? Happy New Year. Lungkot man ang nadarama ng pamilya ni Samantha dahil di nila kapiling ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya sa pagsalubong ng bagong taon, okay na lamang raw basta't gumaling lang ang kanilang ina. Habang si Aling Leia nakaupo sa hospital bed at minabastan ang kalangitan, sabay papak na handang spaghetti noong sumapit na ang alas 12. Nasa ospital ang pamilya nito dahil naka-confined ang 16 taong gulang na anak ni si Ella dahil sa dengue. Ano, fireworks, pero malingaw na lang. Kayo, dawato na lang naman din ng New Year kahit sakit man akong anak. Okay lang sa inyo yun? Okay na lang. Sana wala nang magkasakit sa aming pamilya. Kahit walang ano, pera para... Masaya. Masaya lang. Sina Aling Leia at Samantha, dalawa lamang sa daang-daang pasyente at watcher na sinalubong ang bagong taon sa ospital. Gayon na rin ang mga sikyo, nurse at doktor na nagtatrabaho pa rin sa ngalan ng pagsiservisyo. Di man kapiling ang buong pamilya sa pagdiriwang, wish ngayon ang dalawa na sana'y gumaling na ang sakit na kanilang mahal sa buhay upang mas masaya ipagdiwang ang taong 2017. Jessa Leduna, Brigada News. Abangan sa aming pagbabalik. Quinto na part dinayo ng mga magkakamag-anak kasabay ng pagdiriwang ng bagong taon. At mga pasahero nagsibalikan na sa kani-kanilang probinsya, Eusebio Bulacan Terminal dinagsa. Ang lahat ng yan sa aming pagbabalik. Dito lamang sa Ronda Brigada. Matapos ang medianoche sa isang parke sa Jelsa, nagtipon-tipon ang ilang magkakamag-anak para mag-swimming at magsaya. Kasabay ng pagdiriwang ng panibagong taon, bagamat siksikan, ayos lang daw sa mga namasyal sapagkat ang pinakamahalaga raw ang magkakasama sila ng kanilang pamilya. Ibrigada mo, Jeremiah Diana. Dinagsa ng mga pamilya mula sa iba't ibang parte ng Mindanao ang Quinto na Park sa lungsod ng Jensen upang ipagdiwa ang bagong taon. Ang iilan ay dala ng sariling tent, ang iba may bawang pagkain,
Ang iba na may nag-swimming, samantalang iba namang pinili umupo sa buhangin basta't ang mahalaga na sila'y magkakasama ng pamilya. Ang pamilya ni Eric lumuwas pa mula Malita, Davao del Sur para dito sa Jensen mag-swimming kasama ang buong angkan. Dahil daw New Year, nagpasya sila ng kanyang pamilya na makipagkita si iba pang kamag-anak. Nais daw nila na sa pagsalubo ng panibagong taon, sila'y magkakasama. Guwapo man ko diri sir, kahit dagang tao niya, kami di mo po niya taga diri, taga Malita mi. So among gi kuan diri sir nga diri may mag-enjoy sa ingan kan ani diri. Ryan Beach. Diri man ang pagkakataon na magkauban ba mo. Oh, kami pamilya sir na ami diri sir. Naglipay-lipay mi. Bakas naman sa mukha ni Adeline ang saya at galak sapagkat nag-reunion sila ng kanyang mga kamag-anak. Simpleng salo-salo lang kanilang inihanda sapagkat para sa kanya ang mahalaga na sila'y magkasama-sama. Naniniwala sila na ang pinakamabisang pampaswerte sa bagong taon ang miyembro ng bawat pamilya. Maayo man ko dere kay limpyo po, walay gasto ta. Da tuo lang sa city niya. Nindot pa, nindot. Nindot siya. Kaya po di magkauban na si pamilya, ma'am. Okay, okay. O, na kwan. Okay, enjoy. Enjoy, enjoy. Si Tatay Ricky naman, nais na makasama ang kanyang mga anak. Sinulit niya lang daw ang oras na walang pasok at sa panibagong taon, ang kanyang tanging hiling lang ang ikakabuti ng kanyang pamilya. Bilang isang ama, ang munting oras lang na makasama ang kanyang pamilya, sapat na sa pagsalubong ng taong 2017. Ano gina, banding-banding, New Year man. Wala po yung trabaho pagkaugma. Formal na nagsimula ang taong 2017. Sa pagtatapos ng taong 2016, naway simula na panibagong taon sa positibong pananaw. Isa na naman pahina natapos, isang taon na naman na nakalipas, ilang mga pahina pa ang susunod sa buhay nating mga tao. Sa pagpasok ng taong 2017, simple lang ang hinihiling ang mas magandang kinabukasan para sa buong pamilya. Jeremiah Diana, Brigada News. Mga kabrigada, may biyahe ka ba o babalik sa inyong mga probinsya? Abay, kung pupunta kayo sa Eusebio Public Terminal o mas kilala bilang Bulaong Terminal dito sa Jetsan, abay magbaon ng mas mahabang pasensya sapagkat dagsana ang mga pasahero at tila ang sasalubong sa iyo bago makasakay sa bus sapagkat nagsimula ng magsibalikan sa kani-kanilang probinsya ang mga nagbakasyon. Nagbabalik sa report si Jeremiah Diana. Mahaba ang pila sa mga bus na may rota sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang iilan umuwi na sa kani-kanilang probinsya, ang ilan na may balik eskwela o trabaho na. Mahaba ang naging bakasyon ang empleyadong si Ferlin na babiyahe papuntang Davao. Na-enjoy niya higit 2 linggong bakasyon sapagkat nag-aoras siya makapiling ang kanyang pamilya. Kasi gusto ko ma-consume yung vacation ko at saka para mas magka-time ako sa family ko. Balik eskwela naman ay estudyanteng si Mark na biyahe ding Davao. Masaya niya rong naipagdiwang ang Pasko at bagong taon kasama kanyang mamahal sa buhay. Kailangan niya na daw bumalik sa Davao upang may pagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Kay klase naman sa 3. Klase na ugma. Kasama naman ni Mrs. ang kanyang mga anak na pabalik ng Digos. Dito daw nila ipinagdiwang sa South Cotabato ang pagsalubong na bagong taon. Kailangan na daw nila bumalik sa kanilang syudad sapagkat pasukan na ulit ng kanyang mga anak bukas. Dugay na ko ng CB biyahe, kada 2 grapon. Yakara na lang para mag-time ramp. Ayon sa tagapangasiwa ng Eusebio Bulaong Public Terminal, lumobo ang bilang ng mga pasahero sa naturang terminal noong 23 araw na Disyembre at ngayong 2 araw na Enero na madalas nang inaasahan sa naturang mga araw. Kung saan may naitalang 12,000 hanggang 14,000 mga pasahero bumiyahe sa Eusebio Bulaong Public Terminal. Kung ikukumpara sa 8,000 mga pasahero na naitalang bumabiyahe sa naturang terminal sa ordinaryong araw. Ngayon marami naman tayong mga pasahero ngayon considering na holiday ngayon. So ngayon ang last day para yung mga pasahero natin is magsiuwian at magbalikan sa kanya-kanya mga trabaho. So mula pa kaninang umaga marami tayong volume ng mga pasahero nakikita natin. So ito na siguro ang last na marami tayo, bukas siguro maging normal na naman lahat. Sinisiguro din ang tagapangasiwa ng terminal ang seguridad ng bawat pasahero. Yung security natin, may patakarang tayo dito, is security is everybody's concern. So hindi lang mga PNP, hindi lang CSU, hindi lang admin personnel, at saka GTF ang nagbabantay sa atin dito. Pati na yung mga stakeholders, lalo na yung mga vendors, porters, tricycle drivers, dispatchers, stall holders.
So lahat ng mga stakeholders dito sa atin, yung mga stakeholders, nagbabantay kaya nga mas safety tayo dito kasi everybody is concerned tungkol sa security. Kaugnay din ito, nagpaalala administrasyon ng terminal na maipinagbabawal ibiyahe tulad ng flammable liquids, mga matatalim na bagay at firearms. Jeremiah Diana, Brigada News. Mula Disyembre taong 2016, puspusa na ang naging pagbabantay ng mga otoridad pati na ang kampanya kontra paputok hanggang sa pagpalit ng taon. Sa Jensen, generally peaceful ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Nagpapasalamat naman ang otoridad sa kooperasyon ng publiko. Ibrigada mo, Jessa Leduna. Sa kabila ng iba't ibang insidenteng naitala sa Jensa noong araw ng Pasko hanggang sa pagpapalit ng taon, ayon sa City Director ng Lungsod Police Senior Superintendent Maximo Layugan, generally peaceful ang selebrasyon. Sa datos ng ahensya, isa ang naging biktima ng paputok noong araw ng Pasko kung saan sugatan ang kamay ni Jimboy Monton dahil sa kwitis. Bispiras ng pagsalubong sa bagong taon, sugatan naman ang kanang kamay ni Ayan Ocasiones, 16 taong gulang dahil sa pagpapaputok ng triangle. Gayon din ang 20-anyos si Romnick Onrehas na may sugat sa likod at ang 28-anyos si Renz Limpang na natamaan sa binti. Ngunit may mga biktimang sumangguni sa otoridad na biktima o mano ng ligaw na bala kung saan natamaan sa tiyan si Alex Olvido Cabangal, 50-anyos sa gitna ng kasiyahan sa Zone 4B Saway, Barangay Labangal. Ngunit may isang insidente ng indiscriminate firing sa lungsod ngunit di raw konektado sa kasiyahan, isa lamang o manong personal na alitan. Hinuli ng otoridad si Joel Centillas Retana noong Disyembre 31 sa Barangay San Isidro at nakumpiskahan ito ng kalibre 45 baril. Wala namang naitalang sunog dahil sa paputok. Yes, of course. In terms of the celebration, it is very peaceful. Accordingly, the victim family were enjoying the Christmas outside their residence. On the process, meron daw silang naramdaman na dito sa pumitik sa tiyan niya, sa may belly. So, pagtingin niya, may sugat and then may, pag sa ground is merong tingga ng baril. So, maliban sa puspusang panawagan ng otoridad sa publiko na huwag magpaputok, nakatulong rin raw ang panawagan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa buong bansa na gayahin ang Davao City at tangkilikin na paggamit ng turotot o iba pang paingay. Iwas gastos na, ligtas ka pa. Inopen natin ng firing range ng General Santos City Police Office. Kaya inimbitahan nila natin sila na kahit magsawa silang magpaputok dyan sa firing range. Isa yun na factor na nakatulong. Gayon din ang mga krimeng nangyari. Kahit nasa break ang ilang personahe, para sa selebrasyon, nagtatrabaho pa rin daw sila sa kanilang lugar. I let them give me their exact address in General Santos City kung saan nila i-spend yung New Year nila. So there, nakuha ko, iplinat ko sa mapa, sabi ko sa kanila, within a certain perimeter, circumference, kung may mangyaring incident dyan, ikaw ang unang imbestigahan ko. Dapat ikaw ang babantay dyan. Masigasig ngayong magtrabaho ang kapulisan dahil sa suportado sila ng gobyerno, kung kaya't ipinapatupad nila ang batas para na rin sa kapakanan ng mamamayan. Masaya naman ang direktor dahil sa walang naitalang insidente na stray bullet sa lungsod, mataas rin ngayon ang moral ng kapulisan dahil sa tiwala ng Pangulo sa kanila na hindi gagawa ng anumang gusot, lalo pat disinelyuhan ang kani-kanilang mga baril. We are assured of the backing up from higher headquarters. So 100% na ginagawa ng police ang ano niya, ang trabaho niya. I do not favor with this muscle taping. Ang assumption ng publiko kasi kung merong magpaputok, parang akala nila police.
I believe that police are disciplined personnel enough. Kinumpirma naman ng direktor na may banta sa seguridad sa lugar, ngunit naagapan ito sa pagtutulungan na rin ng kapulisan at Joint Task Force Jensen. Kaya't laking pasasalamat nito sa publiko dahil sa kooperasyon kung kahit masayang ipinagdiwang ang selebrasyon ng Pasko at bagong taon dito sa Jensen. Jessa Leduna, Brigada News. Dinala sa ospital ang isang matanda matapos maaksidente alas 4 ng hapon nitong Biyernes. Agad rumisponde ang rescue team ng City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC sa lugar ng pinangyarihan ng aksidente, kung saan agad namang nilapatan ng first aid ang biktimang si Sebastial Bukol Arsenas habang nadatnang nakaupo na lamang sa gilid ng kalsada. Sa inisyal na investigasyon, lumabas na dalawang motorsiklo ang nagsalpukan habang binabaybay umano ng kulay asul na motorsiklo ang daan papuntang Fishport. Biglang lumikuraw ang kulay berde na motorsiklo na sinusundan ng naunang kulay asul, kung kaya't nabundol nito ang naunang motor. Sa lakas ng impact, nabulagta ang dalawang driver sa gitna ng kalsada at ayon pa sa mga saksi, 5 minuto raw bago nagkamalay ang dalawa. Unang sinakay sa ambulansya ang dalawang driver at dinala agad sa pinakamalapit na ospital. Nakilala ang isang driver ng motorsiklo na si Ananias Ayad na nakatira sa Lower Acharon, Barangay Kalumpang. Spato sir, kumatos kasi ayun malay, 5 minutes, 10 minutes bago sila nakamata. Ambulans lang kay plaster ba, kaya basig may iwa ka ba, maligsan silang duha. Okay, nagsugata anay? Dili, magsugat yung japon, kaya pang isa pa, naang isa pa, sulod rin. Anay kasi ba? Ang isa ka ako, hindi ka nisa. Inaresto naman ang 18 taong gulang na binatilyo matapos umanong sunugin ang motorsiklo ng sarili nitong tiyahin. Pinasinungalingan naman ng suspect ang bintang laban sa kanya at iginiit na ang mga kaibigan niya raw ang may pakana sa naturang panununog. Ibrigada mo Jeremiah Diana. Sunog at hindi naman pakinabangan ang motorsiklo na ito matapos umanong sunugin ang 18 taong gulang na binatilyo. Kinilala ang suspect na si Jarwell Magbanwa, residente ng Barangay Fatima sa lungsod ng Jensen. Naaresto ito matapos siyang dalhin na kanyang sariling tiyahin sa Police Station 5 upang sampahan ito ng formal na reklamo. Ayon sa tiyahin ng suspect, dinala ng kanyang anak sa isang internet cafe ang naturang motorsiklo na ang kunin ng kanyang pamangkin ito para bumili ng sigarilyo. Nagulat na lang ang complainant na nalaman na sinunog na umano ni Jarwell ang kanilang motorsiklo. Mutigi, dalaman na sa akong anak sa internet niya, gikuha lang niya kay malit na siya sigarilyo. Pag wana na mo, pagkabuntag, wana, inana na ang motor, nasunog na. Ngunit iginiit ng suspect na hindi niya daw kagagawan ang naturang panununog. Ipinasa nito ang sisi sa kanyang mga kaibigan na umano may pakana sa panununog ng motorsiklo. Kwento nito na nagulat na lang daw siya na lumiyab na ito at ginawa niya pa ng paraang mapatay ang sunog. Lili sir, itong barkada na ito sir. Ista na kong motor ba? Ista na kong motor tilikod. Sunog naman, singgit kong tabang sa unahan. Managtabang ko, luhay kong motor sa balas. Sukol kong sumbagay ato, hadlok kong sumbagay. Dako po, dakpan ka po na ako lagi ni. Magsobra kong kahilat, luhay kong. Bagamat nakainom, binigyan din ng suspect na nasa wasong pag-iisip daw siya at hindi kayang gawin ang panununog ng motorsiklo ng sariling tiyahin. Di maghubog kayo, kuya sir. Di maghubog ka. Okay, nakainom ka. Di maghubog po kayo. Kuyog lang po ko. Kainom ko gamay kayo. Beer man to. Beer. Kasalukuyang hawak ng Police Station 5 si Magbanwa. Desidido magsampa ng kaso mga complainant laban sa suspect kahit kamag-anak pa nila ito. Arson na sadyang panununog umano ang reklamong ihahain kay Magbanwa. Jeremiah Diana, Brigada News. Ilang minuto bago magbagong taon, ikinasa ng PDEA 12 ang isang by-bust operation laban sa isang di-umanoy dealer ng marijuana mula sa bayan ng Tampakan, South Cotabato. Isinagawa ang by-bust operation sa Mabuhay Road, Barangay San Isidro, laban sa isang alias Bubong, kung saan isang asset ng PDEA 12 ang nagpanggap na buyer. Nang magkaabutan na ng pera, natunugan raw ng suspect na PDEA ang kanyang katransaksyon. Kaya bigla itong tumakas at iniwan na lamang ang isang sako na may lamang mga pinatuyong dahon ng marijuana. Hinabol pa ng operatiba si alias Bubong, subalit di na ito inabutan ng mga PDEA agents. Umabot sa mahigit 10,000 piso ang tinatayang halaga ng 5 kilong nakumpiskang marijuana.
Nauwi naman sa saksakan ang masaya sa nang inuman ng ilang mga residente ng Sitio Paupau Barangay Sinawal nitong lungsod. Matapos ang insidente, patay ang isang magsasaka. Ngunit suspect, iginiit na self-defense lamang umano ang kanyang ginawa. Ibrigada mo, Jeremiah Dayana. Patay ang magsasakang kinilalang si Albert Arniran, 48 taong gulang, residente ng Sitio Paupau Barangay Sinawal ng lungsod ng Jensan. Matapos itong pagsasaksakin ng kainuman sa bisperas ng bagong taon. Aminado ang sospek na kinilala si Rodante Bangyon, 35 taong gulang at residente din ng naturang sityo sa ginawang pananaksaksak kainuman. Ngunit iginitan na gawa lang ito dahil umano'y kailangang protektahan ng sarili. Ang kuwan na to sir, sa wapanahitabo, nag-inom dito sa kuwan, to sa paupaw, to sa tukingan. Pagkatapos sana, nahurot na mong gamay yung kuhan, giinom, mula ka nun tami sa akong iuan. Kaya pagkatapos na may kalit na duha ka tao nga hubog po kayo, maupay paggawas ako sa kuhan, sa hagdanan, iharangan man ko na nila. Kaya pagharan nila sa kuhan nga, yung ko sa nga, Brad, saan yung inyong style? Kaya gunitan man ko niya, gunitan ko niya. Kaya wala po sa kuha. Kaya ni, step po ko. So, tingala man kayo mo nag-ana man. Nag-ana siya ba? Muna ako kutsilyo siguro. Adi, tanda ako kutsilyo giday, ilog na ako. Adi, sumaga ko ni ilog kay hubog mo po sila. Mauti na unay na ko sila ha. Bagamat nakainom, iginit na suspect na hindi daw epekto ng alcohol o kalasingan ang kanyang nagawang krimen at iginit na self-defense na umano ito. Oh, self-defense ito akong gibuhat ato. Ngunit pinasinungalingan ng kapatid ng biktima na si Dondon Anirat ang pahayag ng suspect na self-defense na umano ang nag-udyok ditong saksakin ng biktima. Kwento ni Dondon na naglalakad lang sila ng tawagin ng suspect at inimbitang uminom sa isang video kay house sa Sitio Paupau Barangay Sinawal. At sa kalagitnaan ng inuman, nag-attention matapos tumanggi mag-ambag ng pera ng biktimang pangbili ng karagdagang alak. Kwanto siya? Nag-agira mi sa kwan ba sa video kihan, gikan mi diri sa ubos. Nihapit mi diha sa kwan, gigikampay mi niya. Manubo. Nag-kwan. Mauto, nagdugay, nag-ilog sila sa microphone, kanta. Nanggawa, wag po ko bantay, kaya nagtanaw ko sa kwan. Sa nai nagkanta, nanggawa sila. Kalit naman yung kwan. Idunggap mo niya dito. Saksak sa dibdib umano ang ikinamatay ni Albert Aniran. Samantalang pasasamukha naman ang inabot ng sospek matapos umunong bugbugin ng mga kamag-anak ng biktima. Kasalukuyang hawak ng Police Station 2 o Macar Police Station ang suspect. Samantalang disidido umano magsampa ng kaso laban kay Bangyon ang pamilya ng biktima. Jeremiah Dayana, Brigada News. Wala nang nagawa kung hindi ang magsumbong na lamang sa kapulisan ang isang babae matapos madiskubring peke pala ang kanyang kinuhang airline ticket mula sa isang travel agency dito sa Jensen. Ibrigada mo Crystal Joy Romano. Kahapon sana Enero 1 nitong taong 2017 ang lipad ng partner na itago na lamang natin sa pangalang Gingging. Papuntang Manila ang partner nito para sana makapiling ang mahal sa buhay ngayong bagong taon, ngunit naunsa ni ito. Sa laysay ng nabiktimang si alias Gingging, may kaibigan umano siya sa isang travel agency na nakabase sa Barangay Galumpang kung kaya't dito siya kumuha ng tiket dahil nakapromo umano. Noong buwan pa ng Oktubre 2016, pinabook ni Gingging ang tiket para sa kanyang partner na nagtatrabaho sa Maynila. Ngunit ang siyam na tiket na hawak ng biktima na nagkakahalaga ng 30,000 piso, lahat peke. Kung kaya't, nagtungo na sa Police Station 5 o Tumblr Police Station ang biktima para magreklamo. Gin-encourage niya ko na may promo daw sila. So doon ako nagbili. Tapos, last October pa man namin yung gipabook. Tapos pag ano na nga, magpunta na sila dito sa ano, mag-uwi na sila, doon namin nalaman na piki pala ang ticket. Naberipika na rin umano ng biktima sa airline company ang nasabing peking ticket. Kung kaya't may paalala ito sa publiko. Magbantay yun sila nga dili sila ma-scam sa kwarta. Kaya syempre, uso naman ang scam-scam karon. So ano na lang yun, sir. Pinuntahan ng news team ang travel agency sa Barangay Galumpang, ngunit di na matagpuan ang kanilang tanggapan.
Crystal Joy Romano, Brigada News. Sa iba pang balita, mga kabrigada sa firing range, nagpaputok ng baril imbes na sa komunidad. Ganito sinalubong ng ilan nating pulis at gun holders sa Gensan ang bagong taon. Malayang nagpaputok ng kani-kanilang mga baril ang ilang hanay ng kapulisan sa Gensan bilang pagsalubong sa taong 2017. Ngunit ginawa nila ito sa loob ng GSCPO firing range. Pinangunahan mismo ni City Director na si Police Senior Superintendent Maximo Layugan, layunin ng naturang shooting competition na maiwasan ang pagpapaputok ng baril sa komunidad na maaaring makapaminsala ng sibilyan. Ginawa nila ito ilang oras bago matapos ang taong 2016. Nakiisa rin ang Gensan Metro Gun Club sa paanyaya ni Layugan. Kaya idinaan nila ito sa paligsahan ang pagpapaputok ng baril. Iniiwasan natin yung mga indiscriminate firing, saka yung may mga natamaan ng astri bullet. Saka bawal talaga ang magpaputok ng firearms sa New Year's Eve. Sa amin, as a shooter, may pamain kami for the next year, 2017. Dapat bagong reload na naman, bagong bale for the next competition, not for the any other activities. Ronda Brigada ngayong araw ng Lunes taong 2017. Mga storyang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Kabuuang pagserbisyo po, hatid para sa publiko. Walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Sa ngalan ni Attorney Can Balieque, ako po si Brigada Jen Solis. Muli po, Happy New Year sa inyong lahat. At ito ang Ronda Brigada.